Pre, okay ka lang? Pre, may problema ba? Hindi, wala. Sige, sige, tuloy natin ulit. One more time. 1, 2, 3, go! Wala ka sa kondisyon. Okay lang. Sige, pre. Pasensya na, ha. Next time na lang natin tuloy. Back up! Nag-enjoy ka ba sa ginawa natin noong nakaraan? Nick, marami kaming chicks. Baka gusto mo. Yeah. Dalawa. Surprise from isang. Sumamit naman ito. Iwanan niyo muna. Gusto ko naman pag-isa. Sensya na. Sumamit mo talaga. Huh? Init ng ulo. Girls! Girls! Bakit mo kasi pinagsisiksikan yung mga sarili nyo dyan? Andito naman ako! Come to daddy! Come to daddy! Ay, naka! Ay! Botol, may problema ba? Kanina ka pabalik sa rehearsal. Okay ka lang? Okay lang, Tol. Wala to. Ganun ba? Dapat mag-asawa ka na kasi. Ba yung may katabi ka sa gabi, may nag-aasikaso sa'yo. Ikusap lagi. Baka asawa ka na sa iba-ibang mga tae. Hindi, Tol. Hindi naman yun ang kailangan ko eh. May iniisip lang ako. May mga nakikita ako. Mga panaginip na hindi ko maintindihan. Sigurado ka? Baka sa'yo, huwag mo naman pansinin yun. Wala naman ibang ibig sabihin. Kung ako sa'yo, mag-enjoy na lang muna tayo. Basta kailangan mo ako, nandito lang ako. Okay, Tol? Cheers. Okay. Maiwan muna kita, ha? Kailangan kita para sa isang misyon. Ililigtas mo ang isang katauhan sa nalalapit na digmaan. Pero hindi ka nag-iisa. Ang medalyon na nakakwinta sa iyo ay nagbibigay sa iyo ng kapangyarihan at gagabay sa iyo para malaman kung sino magiging kasama mo at makikilala ka sa pangalang Commander Bantugan.
Tol! Tol! Anong nangyari sa'yo? Kala ko lang uwi ka na. Hey, Tol, nakatulog lang ako sa sobrang kalasingan. Ano ba? Sige. Ingat ka, ha? Tol, tunang. Sige. Tandaan mo, wala kang kukwentuhan tungkol sa mga medalyon maliban sa mga pagbibigyan mo. Sumama ka mo sa akin. Okay ka lang? Pasensya ka na. Isang araw na kasi ako naglalak. Pinatay nila yung ama ko at saka mga kapatid ko. Puti na katakasakoy. Sino sila? Huwag ka nang umiyak. Ligtas ka na sa ngayon. Wala na siya. May matutuluyan ka ba? Pwede ka dun sa bahay ko. Kung okay lang sa'yo. Habang wala ka pang matitirahan, yun ay kung magtitiwala ka sa akin. Sige, maupo ka muna. Kuha lang ako ng mga damit para may magamit ka. Pasensya ka na, ha? Yan lang papayaran ko sa'yo. Wala naman kasi akong ibang kasama dito. Sige, magpalit ka na sa kwarto. Tsaka doon ka na rin matulog. Sa kwarto mo? Ikaw mag-alala. Dito naman ako, eh. Dito ako matutulog sa sofa. Nakakahiya naman. Ako na lang yung dito sa sofa. Ako na. Sige na. Gustong pa yata nung tumabi sa akin. Hindi naman tayo kasya dito. Good morning! Good morning! Kamusta naman ang tulog mo? Mabuti naman. Shhh! Kaya? Bakit? Ah, wala. Ang ganda mo pala. Prior to that, there was a letter E, yeah? It's like E. Bakit ganun? Nawala pa niya. Anong bakit ganun? May masakit ba sa dibdib mo? Hindi. Okay lang ako. Okay. Hindi ko ba na mag-search mo sa isip na?
isipin mo yung color ng ano. Again, there's no pain. Bakit ganun? Nawala ang init. Nagluto na nga pala ako ng breakfast. Tara, kain na tayo. Sige. Tara. Talo ka pre, ayod mo. Bayad daw. Bayaran mo. Wala eh. Ano yan? Wala raw. Ano? Lalaban-laban kayo. May pagustahan, mawala naman pala kayong pera. Bakit ikaw? May pera ka? Siyempre, meron. Meron pala eh. Hindi ko magbayad. Ha? Go. Uwi ka na. Kina? Pabalikan ko kayo. Bumili ka ng biro at pulutan. Another biktima na naman. Dumadami na sila. Bibili muna ako ng alak at pagkain. Ingatan mo yan. At huwag na huwag mong bibitawan kahit anong mangyari. Sumama ka sa akin. Saglit. Sino si Vanessa? Si Vanessa? Yung babaeng kinursunada mo? Maniwala ka sa akin. Hindi ko siya kinursunada. Ililigtas ko nga sana siya eh. Kasi yung isang tropa ang gusto siyang pagtripan. Teka lang. May powers to. Ang ibig mong sabihin, maging katulad ko ang lakas at bilis mo? Ewan ko. Basta, ingatan mo yan. At huwag na huwag ka magkukwento kahit kanino. Kasi, hindi ko pa alam kung sino ang sinasabing makakalaban natin. Vanessa, may kasama nga pala ako. Pasok ka. Ba't kasama mo yan? Vanessa, patawarin mo ako kung natakot kita. Maniwala ka, gusto lang kitang iligtas doon sa mga lalaking gusto kang pagtripan. Maniwala ka, Vanessa. Ako na gumagarantiya sa'yo. Safe ka, kahit nandito si Gab.
Gab nga pala. Ipaghahanda ko muna kayo na makakain. Sige, Gab. Upo ko muna. Salamat. Sandali, Vanessa. Anong hindi siya tao? Eh, ano siya? Nung una, akala ko tao siya, pero nung niligawan niya ako at napasagot, nakita ko yung tunay niyang anyo. Isa siyang engkantao. Isa siyang engkantao, Nick! At marami pa sila. Marami. Na yung show nyo? Sir, no, sir, may bago na po ba kayong show ulit? Lilipat ka daw ng network? Wala akong masabi. Sir, isa pa po question. Sir, no, komento lang. Nagkabunod ako kayo sa network ngayon eh. So, lilipat ka ba? No comment. Sir, komento lang, sir. Number Lasala. Nick Badayo. May kailangan akong sabihin sa'yo. Doon tayo sa van ko. Hindi natin alam kung sino ang tinutukoy ng mga makakalaban natin. Sa vision mo. Siya ang pagbibigyan ko ng isa pang medalyon. Kaya hindi maaaring patay na siya. Pinagalap ang pangyayari sa vision. Malamang future yun. Mamayang gabi. Maaaring buhay pa siya. Dahil naginit yung medalyon nung nakita ko sa vision mo. Pero ang tanong ko, saan natin siya pupuntahan? Pinuntahan ni Nomer ang kalsada kung saan mangyayari. Alam ko ang lugar na yon. Kung ganun, puntahan na natin mamaya. Gab, mabuti pa. Balikan mo yung sasakyan sa may parking lot. Ito si Nick, isasama ko para makita niya ang headquarters. Gab, susunduin na lang kita mamaya sa bahay. Sige. Siya yan, di ba?
Oo. Nag-init ang medalyon. Alam mo. Type kita eh. Baka hindi mo kaya budget ko. Yung babaeng kasama niya, siya rin yung nasa vision. Sundan natin siya. Kahit dyan siya magpunta. Tara. Kailangan ligtas natin siya. Sa tingin mo, hindi ko kaya. Sige na nga. Tagal akong wala ah. Ah. Garaduy mo. Ha? Paniwala sa'yo. Hindi lang kita kailangan. Ang gusto mo pati sa impyerno. Sige. Tanggap yan. Malaking responsibilidad yung binibigay mo. Kami trabaho ko. At sa taon ng mga polis. Nakita namin kanina sa vision ni Nomer. Napatay ka na kung di ka namin niligtas. Kaya wala kang choice, Eddie. Para sa'yo talaga to. Mas makakatulong ka kung may powers ka. Nakita mo naman kanina, di ba? Bagay. May point kayo. At saka sa lahat ng nangyayari, lahat yun nakatadhana. Tulad na itong headquarters na to. Kaya excited ako ipakita to kay Nick kasi bago ko pa man kayong makilala, ito na yung pinagawa kong design. Sino mag-aakala, di ba? Ako. Halos lahat ng kapangyarihan ng medalyon meron ako. Pero hindi ko pa nasusubukan. Ako, nakakapag-travel ang isipan ko. Parang astral travel. Pero hindi sa physical. At nakakapagpagalaw din ako ng mga bagay at mga tao gamit ang aking isip. Ako, naduduplicate ko ang sarili ko. Pero hanggang tatlo pa lang sa ngayon. Okay. Yan ang alamin natin ngayon. Baka hindi ka tinatablan ng bala. Lo! Taga! Paano kung tinatablan ako? Eh di patay ako! Oo nga naman, Nick. Liligtas natin, tayo rin pala papatay. Eh, paano natin malalaman? Isang bala lang. Huwag naman! Ready? Oh, ngayon, alam mo na yung superpower ko. Hindi ngayon, alam na natin na speed ang power mo. Pero, gusto ko talaga malaman kung tinatablan ka ng bala. Joke lang. Sold na ako sa speed power mo. Pero, kailangan natin malaman kung ano limitasyon mo. Tama ka, Nick. Lahat ng powers may limit. Kailangan alam natin ang weakness ng bawat isa. Dapat talaga mag-training tayo para ma-improve natin ang mga kakayanan natin. Si Detective Morales, handler ko. Ellie,
Sabi mo kanina, gun running ang gusto niyong ipabagsak. At may impormasyon ka kung saan ang kuta nila. At sabi niyo, tulong tayo sa pagpuksa ng mga kriminal. Naisip mo bang naisip ko? Nakaalay na ako sa inyo. Uunahin natin ang mga pulis. Lulusubin natin ang kuta ng sindikato at kukunin natin ang mga armas. Exactly, bro. Tumulong na tayo. May mga armas pa tayo. Ang galing. Narinig kita sa isip ko. Ako rin! Narinig kita! Pero... bakit pa natin kailangan ng mga armas? Eh, may mga powers naman tayo. May plano ako. Sabi mong lugar. Nakikita mo yung lalaki sa mesa? Yan ang leader nila. Eh, pasok ka sa pinto sa kaliwa. Ha? Pagpasok mo sa pinto sa kaliwa, may kalaban. Ano? Pagpasok mo sa pinto, may kalaban sa kaliwa. Oo na. Putang ina! Dalawang crate yung pinadala ko sa inyo dyan, ha? Tapos ito na ipapadala niyo pera sa akin? Ano? Hindi ba may usapan na tayo? Eh ako sasabi kay General yan eh. Believe it or not, siya ang pagbibigyan ko ng isa pang medalyon. Baka naman nagkakamali lang kayo. Hindi nagkakamali ang medalyon. Kaya tanggapin mo na to. Ano naman to? Oh, mga bro. Naalala nyo ba nung inabutan ko kayo ng mga medalyon nyo? Diba, kaduda-duda rin yung mga karakter nyo? Pero hindi ako nagpadala sa duda ko. Dahil alam kong hindi nagkakamali ang medalyon. Ano naman powers niya? Powers! Pwes, alamin natin. Sigat lang. Ano yan? Huh? Uy! Ang ginawa mo? Bro, pinatay mo! Patay! Go. Pucha, hindi niya naman sinabi papatayin niyo ako. Bakit? Patay ka na ba? So, tinatablang ka ng bala. Pero inululuwa agad ng katawan mo.
at ilang segundo lang, gumagaling agad ang sugat mo. Galing! Gusto mo, palitan ng medalyon? Hindi, biro lang. Hindi na rin. Pero teka, nalilito ako eh. Sabi niyo kanina, hindi tao yung kalaban natin. So ano? No, Mayor. Magiging superhero tayo? Magkocostume tayo? Ikaw siguro kailangan magcostume. Kami, hindi na. Maskara bagay sa'yo. Diba? Wanted ka sa mga polis? O Sasha, maiba tayo. Eh, tuloy pa ba tayo sa pagtulong sa pagpuksa ng mga kriminal? Dapat siguro. Para ma-practice natin ang mga kapangyarihan natin. At malaman natin ang mga kahinaan natin. Mahirap na. Tsaka may good karma yung pagtulong sa kapwa. Ganun yung superheroes, di ba? Tama. Oh, tikman mo muna ako. Uy, dinuguan. Pwede ba tikman yan? Ah, syempre na kan. Oh, okay. Alam mo, paborito ko yan eh. Talaga ba? Ako din eh. Oh. Ayos ha. Alam mo, masarap na magluto. Salamat. Alam mo, dun sa headquarters namin? Mm. Ako, puro pa-deliver kami dun. Namimiss na nga namin yung mga lutong bahay gaya nito eh. Nick, naisip ko lang. Alam mo ba, kasi pag mag-isa ako dito, iniisip ko kung kumakain ka ba sa tamang oras, nabubusog ka ba? Uy, Nick. Hmm. Baka pwede mo ako isama doon. Naku, wag na. Tsaka, pinatira kita dito, tapos gagawin kitang kusinera. Eh, ako nga naiiya na dito, wala naman akong ginagawa dito eh. Uy, sige no. Alam mo, wag na kasi baka mahirapan ka. Tsaka, puro kami mga lalaki doon. Malalakas kumain yung mga yun. Ano ka ba? Okay lang yun. Lahat, kaya kong gawin para sa'yo. Sige na. Please. Mga bro, ito nga pala si Vanessa. Hello. Siya ang magluluto at mag-aasikaso ng mga pagkain natin dito. Masarap ako magluto. Vanessa, siya nga pala si Nomer. Nomer. Si Kino. No. Siya din si Ellie. At siyempre, kilala mo na si Gab. Gab. Yes. Hindi naman siya dito titira. Uuwi siya sa gabi, sa bahay ko. Kala ko wala tayong ibang magsasabihan tungkol sa atin. Isang linggo na rin nakatira sa bahay ko si Vanessa. At may tiwala ako sa kanya. Pinatay ng mga kalaban natin ang tatay at mga kapatid niya. Kaya isa gusto natin. Alam niya kung saan nagkukuta ang mga kalaban. Kaya makakatulong siya sa atin. May tiwala ako sa mga desisyon mo, Nick. Hello, Vanessa. Pauwi na ako. May tatanong sana ako sa'yo. Gusto mo ba mag-swimming? Talaga? Ah, sige. Hintayin mo ako, ha? Okay, okay. Bye-bye! Para tayong couple, no? Oo nga. Gusto mo? Putahanin natin. Ako! Gusto ko. Gusto kita. Gusto mo, gusto mo.
Tara na? Kasi baka nagugutom na yung mga kasama mo doon. Hayaan mo muna sila. Tsaka sa tingin mo, di pa nila nahalata na gusto kita. Talaga? Sa tingin mo, may intindihan nilang gusto mo ko habang kumukulo yung sikmura nila si Mutong? Ah, grabe ka naman. Isang oras pa. Tsaka hindi pa naman mamatay sa gutom yung mga yun. O ano? Tali na. We're the boss. Tama na ba ito? Salamat po, Father. Wala nga naman, Mike. Sana dalas-dalasan mo ang pagdalaw dito. After nang gumraduate ka, mga tatlo o dalawang beses ka lang nagawi dito. Ganun po ba kadalang, Father? Pasensya na po kayo. Medyo naging abala lang po kasi ako. Nung magpaalam ka sa akin, sabi mo, papasok ka ng army. Sundalo ka pa rin ba hanggang ngayon? Hindi na po, Father. Mga 2 taon na rin po. Pero nagpaalam naman po ako at pinayagan naman po ako. Sa ngayon po, banda naman ang libangan ko. Musika po. Musika? Manang-mana ka sa ate ko. Mahilig sa musika. Sumalangit na ang kanyang kaluluwa. Pati na ang iyong ama. Maraming salamat po, Father. Maraming salamat kasi nandyan po kayo palagi para sa akin. Sa akin ka pinagkatiwala ng iyong ama. At hindi ko siya bibiguin. Alam ko kung saan mo gagamitin ang tubig. Mag-ingat ka sa pagtupad ng misyong iniwan ng iyong ama. Misyon po, Father? Malalaman mo rin yan, Nick. Malalaman mo. Tol, may lang kami. Okay, Tol. Tol, sigurado ba kayong hindi nyo na ako kailangan sa lakad nyo? Oo naman. Sabi mo, kailangan mo tapusin yung mga bala na yan. Vanessa, ikaw nang bahala kini. Ano problema? Sige, ingat kayo. So, hindi ka ba pwedeng istorbohin? Matitis ba naman kita eh? Ang bango-bango mo. Talaga itong mga to, may nakalimutan na naman yung mga yan. Pa nga ba? Huwag kang mag-alala. Sa susunod, hindi ka na mabibitin. Titignan ko muna. Okay, sige. Okay. Nandito tayo ngayon para malaman natin ang ating mga misyon. Ay? Ako nga, Nick. Alam kong nagtataka ka sa mga pangyayari. Kapang? Ay? Ha? Daddy? Kaming 5 magkakasamang lumusob sa kaharian ng mga engkantao. Dahil naging labis ang pamiminsalang ginagawa nila sa mga tao, dinudukot nilang mga tao at ginagawang alipin. Karamihan ay pinapatay, hinihigop ng rin ang enerhiya ng mga tao dahil nakakadagdag daw to sa kanyang lakas. Sa labanan, napatay namin ang kanilang prinsipe. Pero hindi kami nakaligtas sa kanilang reyna. Hinahangad ng reyna na makuhang medalyon at gamitin sa kasamaan. Kaya nang masukol kami, pinag-isa namin ang medalyon
at isinuko sa kataas-taasan. Itinago namin to. Humina ng labis ang aming mga lakas bilang mga hinirang at pinatay kami ng Reyna. At ngayong nasa mga tamang edad na kayo, kayo na ang magtutuloy ng naiwan naming misyon at buksain ang mga engkantao. Pero iyo, mag-iingat kayo. Mapanin lang ang mga kalaban. Tandaan, kilatisin ninyong mabuti ang mga makakasama nyo. Huwag kayong magtitiwala sa mga hindi nyo pasubok ang pagkatao. Maraming magtatangkang ilihis kayo sa inyong misyon. Walang tao, pero ang lakas ng ulan. Uy, asan na sila? Homer, maaari ba natin ulit sila makausap? Tulad nga ng sabi ko sa'yo, isang beses lang natin sila pwedeng gambalayan. Pero at least nalaman natin kung paano tayo pinili. Grabe, hindi man lang natin na pag-uusapan na yung mga tatay natin ay magkakasamang lumaban. Kaya laban din natin to. Tuloy ang laban. Vanessa, mahal kita. Mahal din kita, Nick. Oo nga pala. Vanessa, will you marry me? Yes, Nick. Yes. Mga bro, naabutan namin kayo. Oh, pares na nga kami. May sasabihin lang sana kami ni Vanessa. Ano yun? Engaged na kami ni Vanessa. Oh. At magpapakasal kami pagkatapos ng mission. Ayun ako. We. Engaged na daw? Totoo nga. Sige nga, kiss mo nga. Sige, huwag na. De, totoo yun. Salang naman eh. Salang! Mahal? Wala! Ay! Inis ka, oh! Papa rin! Lahat pa kami. Oo, tara. Okay. So, uy, tol. Ingat. Brother, congrats. Thank you. Congrats. Congratulations, brother. See you soon, brother. Sigaw, matindi tama sa likod. Puntaan mo. Ha? Sige! Tol, gusto sila. Anong plano mo kay Gab? Pag nadala mo kay Nick yun, mabilis gagaling. Tara na, bilisan na natin. Sige! Na paano yan?
Sige, higa niyo dito. Yan ang nga ba sinasabi ko sa inyo eh. Sugod kayo ng sugod. Samahan tama eh. Sige, tanggalin yung damit. Tol, malala talaga yung tama kanina. Mapapagaling ba natin, sir? Relax ka lang. Kaya to. Ayan. Tingnan nyo. Parang di man lang nasugatan yan. Aba! Wala na nga yung mga sugat, no? Okay ka na. Tayo na. Parang wala akong naramdaman. Gago, men. Kinabahan ako sa'yo dun. Daming dugo. Puruan ka kasi talaga. Kasusunod, ah. Mag-ingat. Hindi yung sugod kayo ng sugod. Pasensya na, Nick. Salamat. Sorry, Commander. Hindi naging maganda nangyari sa huling lakad nyo. Papaano na lang kung hindi nyo naagapan to si Gab? Sa totoo lang, kinabahan nga din ako dun eh. Tao pa lang nakalaban natin. Paano kung mga ikan tao na? Alam nyo, siguro, dapat mag-focus muna tayo sa training. Ano lang ngayon kung tulong natin sa mga tao? Hayaan mo na yung mga pulis doon. Sa totoo lang, gusto ko rin muna mag-focus sa training. Mas magiging kawawa ang mga tao kung matatalo tayo ng mga ingat tao! Pagdipaan lahat! Agree! Nakaungit na sa iyong mga para. Sarili mo'y napapatanong, bakit ganito, bakit ganyan at bakit ganun? Bakit ikaw pa, bakit sa'yo pa, bakit sa dinami-rami? Ikaw ang pinili ng Panginoon na umatang ng mga gantong responsibilidad na niminsan sa buhay mo'y di mo naman hinangad. Ngunit kahit di ka pa handa ay iyon tinanggap, dahil sa isip mo'y makakabuti to sa lahat. Chinek ko naman ito sa bahay bago tayo pumunta ng palengke. Sa palengke yan, Adali. Madami talaga dun eh. Di bale, malapit na rin naman matapos to. Ano nangyari dyan? Nagpapalit kami ng gulong. Sa may parking lot. May biglang pumalo sa ulo ko, sa likuran. Si Vanessa! Ano nangyari kay Vanessa? Sorry bro. Pagmulat ko, wala na si Vanessa. Pati ang medalyong ko. Ano ba lang bro, hindi niya kasalanan yan. Bro! Si Vanessa! Nawawala si Vanessa! Nawawala ka ba yung pinakamahal ko? Hanapin natin siya!
Pasensya ka na kanina. Medyo nabigla lang ako. Kuna na yung medalyon ko. Hindi bro. Kasalanan ko. Ako dapat ang kasama niya sa mga oras na yun. Ako dapat ang nagpuprotekta sa kanya. Nick, mabuti pa magpahangin ka muna. Trust me, you need a break. Hindi na bro. Kailangan ko paghandaan pag-rescue kay Vanessa. Maniwala ka sa akin bro. Dalawang bote, makakatulong. Di ba guys? Pwede na. Nangyari bro? May mahalaga akong sasabihin sa'yo. Alam ko ba, inom tayo sa bar? Pinaniwalaan mo yun? Eto bro, may duda ako hindi si Ellie yung kasama natin sa bodega. Ipapakiramdam ko, alam mo naman hindi nagkakamali gut feel ko bro. Oh, eh bakit kailangan pa natin mag-date? Bakit di mo nalang sinabi sa isip ko? Alam mo na, usapan natin. Ang isip sa isip. Eh paano kung marunong sumagap yung Ellie na kasama natin? Oo nga no. Pero bro, sigurado ka ba? Ganito bro, bumalik tayo, gamitan mo ng lakas. Igabos natin. Kung double ganger man yan o sapi, malalaman natin. Kung double ganger man yan, malamang yung tunay na Ellie kasama rin nila. At malamang alam nila kung nasa si Vanessa. Sige bro, tara balik na tayo. Mas mahalaga may ligtas natin si Vanessa. Galingan na. Umawin ka! Nasaan si Vanessa at si Ellie? Hindi ka talaga aamin? Umawin ka hindi! Saka! Umawin ka hindi! Umawin ka! Sila'y walang takot sa katawan. Ano mang kalaban ang kaharap, di sila kinakabahan. Basta't kailangan mo, agad-agad silang pupunta. Isang tawag mo lang, kahit ano pa yan, kahit nasan ka man, agad pupuntahan. Basta't kailangan mo, isang tawag mo lang. Kahit ano pa yan, kahit nasan ka man, agad pupuntahan. Basta't kailangan mo, kailangan mo, isang tawag mo lang. Sa dinamin ang pinagdaanan ay gamay na gamay na nila pagiging malupit. Sino mang kaluluwang sumanib na galit, sigurado sa impyerno sila mapapabalik. Dahil kakampi nila ay Diyos, Panginoong Ama. Kapag ginawa ka na nila ang iyong kamay, sigurado na maliligtas ka. Kahit na maligno, mangkukula, mambabarang, ano mang humarang lapnos. Kahit papadyablo o demonyo, ano man ang mga plano nila ay tapos. Di sila magtatagal sa mundo, kahit na magsama pa na maraming kampon. Dahil lahat sila ubos, kapag inabot ng pira-pirasong medalyon. Sila'y walang takot sa katawan. Ano mang kalaban ang kaharap, di sila kinakabahan. Basta't kailangan mo, agad-agad silang pupunta. Isang tawag mo lang, kahit ano pa yan, kahit nasan ka man, agad pupuntahan. Basta't kailangan mo, isang tawag mo lang. Kahit ano pa yan, kahit nasan ka man, agad pupuntahan. Basta't kailangan mo, kailangan mo, isang tawag mo lang. Kamalikot! Kumasado mapalag, babariling kita. Kamalikot sinasabi sa'yo, diba? Pupunta ko sa'yo, diba? Ha? Nakaimigin nyo nga yan. Shut up, malapak ka. Nahimik ka. Nahalik ka masado. Buti ba? Mag-iwahiwalay tayo. Okay, paano ko? Hindi dapat yung problema yan eh. Tigok na yan. Okay, dog driver.
pare. Sa mga ama namin. Ngayon, ikaw may utang na dapat bayaran. Hindi sapat na kabayaran yon. Bakit di mo pa kami pinatay? Noong wala pa kami mga kapangyarihan. Ang mga ama nyo, mabilis na itago ang mga medalyon kapalit ng buhay nila. Eh ikaw, mukhang kusang loob mong ibibigay sa akin yon. Eh alam nyo namang wala kayong laban. Yan ang akala mo. Kailangan lang mapasayaw ang medalyon para makuha ko to. Pero naging malakas ang kapangyarihan mo. Dito sa mundo ko, triple ang kapangyarihan ko at mahina ang sayo! Yan ang akala mo! Ang dami mo pang satsat! Ah!
loob mo? Sumunod ka pa talaga hanggang dito? Wala ka ng ligtas, Vanessa. O kung ano man ang pangalan mo! Hindi mo naman ako kayang patayin. Dahil kapag ginawa mo yon, mamamatay ang tunay na Vanessa. Hindi mo ko kayang saktan, Nick. Tama ka. Hindi ko kayang saktan ng tunay na Vanessa. Gusto mo ng medalyon, di ba? Eto, lamunin mo! Walang uurong dapat lahat sasabay. Magpatulan man ng mga pa at kamay. Masugatan man o masunog ng buhay. Basta sa laban ang lahat ibigay. Hanggang sa huling hinina, hanggang sa huling tayo, hanggang sa huling patak na natitiran yung dugo. Hanggang sa magsigulong ang kanilang mga bungo. At ang tagumpay ay mahawakan nyo na ng buo. Hanggang sa huling hinina, hanggang sa huling tayo, hanggang sa huling patak na natitiran yung dugo. Hanggang sa magsigulong ang kanilang mga bungo. At ang tagumpay ay mahawakan nyo na ng buo. Kayo ay madirigma kahit marami kalaban. Dinuguan? Sarap yan ah! Alam mo, paborito ko yan. Oh, sakto pala, paborito ko rin yan. Oo nga. Kaya, alam mo, ito rin ang dahilan kung bakit nabuo itong movie na to eh. Talaga? Oo! Oh, tapos? Dahil sa lutong dinuguan ni Direk Abet. Di ba, Direk? Standby! Action! Since ganito ang katawan mo, ganito. Kasi pag ginapinantay mo, delikado yun. Ha! We'll be right back.
Tugtugin ko na itong mga to, ha. Makukulit eh. Para matapos na. Maliligtas ka kahit na maligno, mangkukulam, ang babarang, ano mang humarang lapnos. Kahit papadyablo o demonyo, ano man ang mga plano nila ay tapos. Di sila magtatagal sa mundo kahit na magsama pa na maraming kampon, dahil lahat sila ubos kapag inabot ng pira-pirasong medalyon. Sila'y walang takot sa katawan, ano mang kalaban ang kaharap, di sila kinakabahan. Basta't kailangan mo, agad-agad silang pupunta. Isang tawag mo lang, kahit ano pa yan, kahit nasan ka man, agad pupuntahan, basta't kailangan mo. Isang tawag mo lang, kahit ano pa yan, kahit nasan ka man, agad pupuntahan, basta't kailangan mo. Kailangan mo, isang tawag mo lang. Kaya wag na wag kayong mababahala, sila na ang bahala sa mga gumagambala. Di kayo pababayaan na walang kalaban-laban, dahil di sila papayag na makuha ang katawan lupa nyo, kaluluwa pati ang isip nyo. Susuungin kahit madilim, kahit malagim, para lamang sa ikatatagimik nyo. Handa silang ibuwis ang lahat, mapahamak man sila sa kanilang hinaharap. Eh, wala silang pakema pa umaga o gabi, basta isang tawag mula ang tarating sila agad. Kaya sila ang tunay na kailangan, magtiwala lang sa kanila, tapos kalaban. Gigibain nila kahit na ano ang harang, at haharapin nila ito ng buong tamang. Tama ka, sila'y walang takot sa katawan, ano mang kalaban ang kaharap, di sila kinakabahan. Basta't kailangan mo, agad-agad silang pupunta. Isang tawag mo lang, kahit ano pa yan, kahit nasan ka man, agad pupuntahan. Basta't kailangan mo, isang tawag mo lang, kahit ano pa yan, kahit nasan ka man, agad pupuntahan. Basta't kailangan mo, kailangan mo, isang tawag mo lang. Sila'y walang takot sa katawan, ano mang kalaban ang kaharap, di sila kinakabahan. Basta't kailangan mo, agad-agad silang pupunta. Isang tawag mo lang, kahit ano pa yan, kahit nasan ka man, agad pupuntahan. Basta't kailangan mo, isang tawag mo lang, kahit ano pa yan, kahit nasan ka man, agad pupuntahan. Basta't kailangan mo, kailangan mo, isang tawag mo lang. Naka
nakaukit na sa iyong mga pala. Sandali sa sarili mo'y napapatanong, bakit ganito, bakit ganyan at bakit ganon? Bakit ikaw pa, bakit sa'yo pa, bakit sa dinami-rami ikaw ang pinili ng Panginoon? Nang umatang ng mga gantong responsibilidad na niminsan sa buhay mo'y di mo naman hinangad. Ngunit kahit di ka pa handa ay iyon tinanggap, dahil sa isip mo'y makakabuti to sa lahat. Makakabuti na sa'yong mga pa.